Salamat na, sos. Siyempre dito, kita ipapahuli. Zombie Apocalypse. Hello mga kabayan, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon samahan niyo ulit ako magluto ng isa pang dish na simple lamang. Kung kayo ay may mga natanggap dyan ng mga ayuda, yan lamang ang gagamitin natin. Ayan. So, ngayon ay samahan niyo ako magluto ng fishball. Gamit natin ay sardines o sardinas. So, gagawa tayo ngayon ng fishball sardines pero may dalawang sauce. No, para pwedeng isa lang or pwedeng yung isa lang din. No? Kahit anong sa dalawa. Pero ngayon, papakita ko sa inyo ang dalawang klase ng sauce natin. So, isang sweet and sour at saka yung regular fishball dipping sauce. So, ayan. Gagawa tayo ng fishball sauce, ng sweet and sour and fishball sauce. Together with ating sardines fishball. Okay. So, ngayon, share ko sa inyo ang mga ingredients, guys. Ang mga kabayan. Ito na. Ayan, mga kabayan. So, ngayon, ito yung ating mga ingredients. So, syempre, sa ating fishball sardines, gagamit tayo ng sardinas, ng itlog, ng sibuyas, at saka ng spring onion, and ng bawang. And then, of course, gagamit din tayo ng all-purpose flour. And then, sa ating mga sauce, sa ating sweet and sour, gagamit tayo ng, ito, optional lang din kung gusto nyo. So, meron tayong pineapple chunks, and then meron tayong bell pepper, carrots, ketchup, vinegar, brown sugar, and of course, kailangan meron din tayong tubig. At doon natin sa ating mga regular sauce naman, sa ating fishball dipping sauce, kailangan din natin ng konting garlic, ng onion, garlic, brown sugar, soy sauce, and of course, water pa din, and then salt and pepper pa din. O ayan, so samahan nyo ako guys na magluto ngayon ng ating fishball sardines. And guys, so, ang ginawa natin o ginagawa natin ay tinatanggalan muna natin ng tinik or ng buto yung ating sardinas. Ayan. So, ayan, tinatanggal natin yung buto. Okay. So, ayan, natanggal na natin lahat. So, dapat natin gawin ngayon ay durugin natin yung ating sardinas. So, durog na yung ating sardinas. Lalagyan naman natin siya ngayon ng itlog. Sabay na rin natin ating salt and pepper. Haluin lang natin. Then, lagyan natin ang bawang. So, hindi natin ilalahat kasi iba nito ay para dun sa sauce. Okay. And then, ang ating spring onion tsaka ang ating onion. Haluin lang natin. Ayan. And then ngayon, lalagyan na natin yung ating all-purpose flour. Unti-unti natin ilalagay. Gagamit na tayo ng pangmalakas ang panghalo. And then, lalagyan natin siya ngayon ng konting tubig din para naman pang makuha natin yung tamang consistency o yung texture ng ating mixture ng sardines. Pero unti-unti lamang. Lalagyan ng tubig.
So haluin lamang natin. Ayan, so ito na, okay na ang ating mixture. So ito yung hinahanap natin consistency ng ating fishball sardines. Okay. So ngayon, gagawin natin, ifa-fried na natin siya. Okay, samahan niyo ako. So guys, simulan natin yung pagpiprito ng ating fishball. So ganito lamang kasimple ang paggawa ng ating fishball. Kailangan meron tayong 2 kutsara. So, pipirito tayo hanggang karami, kung gano'ng karami at maubos natin yung ating mixture. So, ito na yung ating fishball sardines. Kailan natin siyang ma-fry talaga siya ng ayos. Ayan. Mas masarap, medyo crunchy siya ng konti. Alright. So tuloy-tuloy lang yung ating pagluluto ng ating fishball sardines. Hanggang sa maubos natin yung ating mixture. Kailangan lang talaga matyaga ng pagluluto at punong-puno ng pagmamahal para lalong sumarap. Ayun. Alright. Para tayong nag-aano nito ah. Ayan. So, ito na. Tapos na ang ating fishball. So medyo marami siya. Kaya 2 sauce ang gagawin natin. Kalahati ay sa sweet and sour. And yung kalahati ay para doon lamang sa normal fishball dipping sauce. Alright. Okay. So after this, ito na yung ating fishball sardines. So after this, magluluto na tayo ng ating sweet and sour at saka yung fishball dipping sauce. Ayan. So guys, ngayon magluluto naman tayo ng sweet and sour sauce. So pinaghalo-halo lang, pagsasamahin lang natin ang tubig at saka ang suka and then ang ating sugar. So hayaan lang natin siyang madilute ng konti or kumulo. Bigyan din natin siya ng konting salt and pepper. So pag nadidissolve na ng konti yung ating sugar, lagyan naman natin yung ating ketchup. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo. Ayan, so medyo mainit na siya. O kumukulo na siya ng konti. Ilagay na natin yung ating carrots. Bell pepper. Ayan ang ating pineapple chunks. So hayaan lang natin siyang kumulo ng konti pa. Maluto yung ating vegetables o yung carrots natin. And then lalagyan natin siya ng pampalapot. Ayan lang natin siyang kumulo. Ayan, so kumukulo na siya. Ngayon, so kailangan natin lagyan ng
pampalapot niya. So ito na yung ating mixture ng ating cornstarch. So hindi natin ito ilalagay lahat para doon yung iba dito sa ating ipang isang sauce. So konti lang. Kailangan makuha lang natin yung tamang texture ng ating sauce. Bango. Ayun, oh. Ganda, oh. So, hanayin natin pang kumulo siya. And then, okay na. Pwede na natin ilagay sa ating fishball. So, tikman natin muna. Ay, grabe. Ang sarap. Panalo-panalo ang lasa, guys. Okay, so guys, ngayon, magluluto naman tayo ng ating normal sauce, no? Yung dipping sauce ng fishball. So, ganun din. Ang tubig, pagsasama-samahin lang natin. Water, sugar, then yung ating garlic and onion, sama-sama na yan. Ating soy sauce. Then salt and pepper. So, hayaan natin lang siyang kumulo din. And then, lalagyan natin siya ng cornstarch para pampalapot. So, kung ano yung texture na lapot na gusto natin. Ayan. So, guys, kumukulo na siya. Then, ngayon, lalagyan na rin natin siya ng cornstarch mixture. Pampalapot sa texture ng ating dipping sauce. Haluin lamang natin siya at hanggang sa tumapot o makuha natin yung gusto nating texture ng ating dipping sauce. Yan. So, ito, ready na yung ating sauce. Ganito yung gusto nating texture ng sauce. Kasi minsan, pag lumamig pa to, lalo pa itong lalaki. Really, nigga? But then, for this time, o yung gantong pagkakataon na itong mainit, napakasarap niya. So, tikman ulit natin kung ano ang lasa ng ating sauce. Matikman nyo kaya. Yan. Panalo. Sauce pa lang. Grabe, sarap. Alright. So, sige. Okay na yung ating sauce at saka ating sweet and sour. So, prepare naman natin yung ating finished product. Ayan, so mga kabayan, tapos na ang ating fishball sardines. So, sabi ko, dalawang klase ng ating sauce. So, una ang ating sweet and sour at siya ang ating regular fishball dipping sauce. Yung sweet lamang siya. Okay? Sweet garlic onion taste. So, syempre, hindi matatapos dyan ang lahat kung hindi natin titikman. So, samahan nyo ako tikman ang ating nilutong sweet and sour at saka ang ating fishball sweet and sour, sweet sauce, dipping sauce. Yan. Yeah. Ito ang ating sauce. Sarap na sauce. Siyempre dito tayo papahuli. Lapit mo.
para makita natin yung ating sauce. Try nyo, mga kabayan. Busin ko lang bago tayo magsalita. Okay. So, ayan mga kabayan. I hope nakapulot ulit kayo ng konting tip para kung paano natin mabigyan ng twist ng ating sardinas. So, sa sibling sardinas, mas pinasarapan natin. Di ba? So, yung iba, nagsasawa na, puro daw sardinas. So, ito ang ating solusyon para magkaroon tayo ng twist sa ating sardinas. So, dalawang ulam, dalawang klase ng ating dish ngayong araw na to. So, muli mga kabayan, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa kay Kuya Lu channel. Kaya kung kayo ay bago sa akong channel, please don't forget to like, subscribe, at i-click alagi ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na videos. So hanggang sa muli, mga kabayan, mula dito kay Kuya Lu Channel, sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli!